Bumaba ang lamang ni Vice President Jejomar Binay sa mga posibleng kandidato sa 2016 presidential election. Batay ito sa pinaka-latest survey ng Pulse Asia. Pero ayon sa isang political analyst, hindi sapat ang mga batikos para maungusan si Binay. I-Bandila mo, Ron Gagala. Bumaba ng 10 percentage points ang rating ni Vice President Jejomar Binay sa latest Pulse Asia survey ng mga presidential preference kumpara noong Hunyo. Ginawa ang survey sa panahong nagkaroon ng ilang Senate hearing laban sa umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Pangalawa naman sa survey, si Secretary Mar Rojas. Sumunod si Senator Miriam Santiago, Senator Grace Poe at Manila Mayor Joseph Estrada. Naniniwala si Senator Trillanes na bababa pa ang rating ni Binay dahil may mga 10 hearing pa raw silang gagawin laban sa vice presidente. Kaya siguro 10% pa lang dahil ngayon pa lang kumakalat yung balita. Matagal kumalat yung balita dito sa ating bansa. So I believe baka sa susunod na survey, mas higit pa sa 10 ang ibababa. Si Trillanes ay pang-apat sa Vice Presidential Survey ng Pulse Asia. Si Senator Grace Poe ang nanguna dito. Sabi ni Senator Escudero na pumangalawa sa ranking. Marami pang pwedeng mangyari. Lahat yan snapshot lamang ng perception ng ating mga kababayan. Pero tulad na madalas kong sinasabi, matagal at malayo pa ang eleksyon. Hindi dapat magmalaki yung mataas. Hindi rin dapat malungkot yung mababa. Sabi ng Pulse Asia, istatistika rin ang nagsasabi na kung ano man ang pwestuhan ngayon, hindi ito sigurado. Yung base of support ngayon ng vice presidente, masasabi mo, yung 31% na bumoboto sa kanya. Hindi ibig sabihin na mananatili yung 31% na yan. Kasi meron ka pa rin 70% na bumoboto sa iba. Pero kahit bumaba ang rating, tingin ng mga kapartido ng vice presidente, makakabawi pa ito. I guess he is. The longer the investigations go, the more the people will realize na hindi na to investigasyon, kung hindi, paninira na lang talaga. Kaya hindi raw sasapat ang puro batikos lang. Doon sa mga kalaban ni Vice President, kung talagang gusto nilang pababain yung numero ni Vice President, they have to step up and make themselves more popular, increase their numbers apart from pulling down the numbers of the Vice President. Halimbawa raw si Senator Grace Poe, number 1 na sa Vice Presidential Survey, number 4 pa sa Presidential Preference Survey. Ito'y dahil hindi raw makitaan ng paninira at maayos ang trabaho sa Senado ng Senadora. Kaya nakikita raw alternatibong politiko ng ilang Pilipino. Ron Gagalak, ABS-CBN News.